pa, bossing? Welcome back to my channel. Kayo po ba, mga bossing ko, isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Kung kayo po, mga bossing ko, isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, mainam na subukan nyo po itong gawin. At sinisigurado ko po sa inyo na ang mga problema nyo pinagdadaanan, kung ano man po yan, ay masusolusyonan sa pamamagitan po nito. Mainam na meron din tayo mga mabibisang pangontra, mga proteksyon. Napakahirap, mga bossing, kapag ikaw ay tinamaan ng, kumbaga, hindi mo maipaliwanag na karamdaman, yung mga ganon na ang hirap po magkaroon ng karamdaman. Kaya mas mainam, mga bossing ko, na magkaroon tayo ng mabisang proteksyon para malayo tayo sa anumang mga karamdaman or malayo tayo sa anumang mga uri ng mga kapahamakan, at ganoon din na lagi tayong suswertein sa ating pong buhay para mabago-bago naman. Kung kayo po ay nauumay na sa mga problema pinagdadaanan nyo, ito po, mga bossing, i-share ko sa inyo ay magbibigay ng solusyon sa pagiging umay ninyo sa mga problema nyo pinagdadaanan. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay Tuesday, kaya mas mainam ay gumawa pa tayo ng mga pampaswerte upang sa ganun mabago-bago naman ang takbo ng ating pamumuhay. Marami po tayo mga iba't ibang mga pampaswerte, kaya walang dahilan para magtagal kayo ng matagal sa mga problema nyo pinagdadaanan. Ito pong aking mga sinishare ngayong araw na ito ay pangkalahatan ng mga pampaswerte na pwede nyong gawin. Kumbaga, mamimili-mili ka na lamang kung anong gusto nyong gawin dito sa aking mga isinishare sa inyo. Kapag po piling ninyo ay gusto nyo siyang gawin, gawin nyo po siya. Pero kung kayo may alinlangan, huwag tatangkaing gawin, dahil maaring hindi rin po ito tatalab po sa inyo. Ano po ang mga kailangan natin? Kailangan po natin ang mga sumusunod. Kailangan po natin, mga bossing ko, ng isang malinis na garapon. Kailangan din po natin ng black pepper. At kailangan din po natin ng tatlong kalamansi. Ngayon po, mga bossing, kailangan din po natin ng isang malinis na papel. Or kaya po, mga bossing, ay ito. Isang malinis na papel. Isusulat natin dito ang ating tunay na pangalan at apelyido. Ngayon po, mga bossing, ay dahil nga po mas mainam, lalo-lalo na tukol sa pera, ang kulay dilaw na papel, kaya dilaw po ang ating gagamitin. Ayan. Ngayon po, isusulat po natin dito ang ating tunay na pangalan at apelyido. At kahit ganun lamang, mga bossing, alam na po nito, sakop na nito kung ano man ang nais po ninyo or kung ano man ang mga problema po ninyong pinagdadaanan sa ngayon. Ngayon po, mga bossing, isusulat po natin dito ng tatlong beses ang ating tunay na pangalan at apelyido. Ay di Apple, Pagyo. Apple, Pagyo. Apple, Pagyo. Yan. Kailangan po tunay na pangalan at apelyido, mga bossing, at huwag pong nickname kasi hindi po to tatalab. Ayan. Lagyan nyo lamang po siya dito sa loob ng ating garapon. Kailangan din po natin, mga bossing ko, ng tatlong kutsara na paminta. Isa, dalawa, tatlo. At pagkatapos, mga bossing, kailangan po natin ng ating kalamansi ay tatlo lamang. Lagay lamang po natin dyan. Huwag na po natin biakin. Ganyan lamang po, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay ninyo sa kasalukuyan, napakarami yung problema na parang feeling ninyo ay pasan ninyo ang daigdig, na konting-konti na lang ay mauuwi na kayo sa depression, subukan nyo po ito, mga bossing. Kung ano man po ang mga problema nyo pinagdadaanan, susolusyonan po nitong ating simpleng pamamaraan. Ito po, mga bossing, ay ilalagay lamang natin sa ilalim ng ating higaan. Doon lamang po siya, mga bossing. At ito po ay aalisin nyo lamang kapag nasolusyonan na kung ano man problema nyo pinagdadaanan sa kasalukuyan. Meron po akong bossing na sinugod daw po siya noong pinagkakautangan niya, at parang nag-iskandalo po sa labas ng kanilang tahanan. Naranasan ko din po yan, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po ay maraming problema pinagdadaanan kagaya po nitong aking nabanggit, na konting-konti na lamang isusuko ka na sa amo ng buhay, subukan niyo po ito. Ito po isa sa mga napakabisang na pamamaraan para masolusyonan ko ano man ang mga problema niyo pong yan. Ganun din po, mga bossing ko, kung kayo may problema tungkol sa buhay pag-ibig, may mga third party na mga pinag-uusapan, subukan niyo po ito, mga bossing, at ang third party
natin yan ay lalayo. At halimbawa, kayo po ay may mga pasaway na anak at sila po ay nalilis ng landas, nag-iba po ang kanilang mga opinion at sumusuway sa mga magulang, subukan nyo rin po ito. Ito po ay napaka-epektibo. Kung kayo po mga bossing ko ay hindi nyo malaman kung paano kayo makakaraos sa araw-araw, hindi nyo po malaman kung paano makakasurvive sa araw-araw, at laging ang kulang ay pera, subukan nyo rin po ito. Ito po isa rin sa mga napaka-epektibo. Kung kayo po naniniwala mga bossing ko, ito pong aking sinishare sa inyo ay malaking tulong po ito sa inyo matapos nyo po itong gawin. Basta kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala. Ngayon po mga bossing, halimbawa, tapos nyo na itong gawin. Ngayon, lagi nyo ibubukas sa inyo pong bibig yung mga magaganda, yung mga gusto po ninyo na makamit, yung mga matagal nyo nang pinapangarap. O kaya yung mga problema po ninyo, lagi nyo ibubukas sa inyong bibig na masusolusyonan na yung mga problema ninyo at matatapos na kung ano man ang mga problema nyo pinagdadaanan. Basta positive lamang po kayo. Tapos halimbawa, syempre hindi naman po ito ura-ura. Halimbawa, ginawa nyo siya ngayon. Tapos kinabukasan, ganun pa rin po siya. Hindi naman po ito ura-urada. Mararamdaman nyo unti-unti pong pagbabago. Ngayon po mga bossing, halimbawa, nagawa nyo siya ngayon, tapos bukas, ganun pa rin, susunod na bukas, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Basta, think positive, alam ninyo na kayo po'y gumawa ng pampaswerte at masusolusyonan kung ano man ang mga problema niyong pinagdadaanan. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang kung kayo po ay gagawa ng ganito, huwag nyo po iintayin ang resulta. Hayaan nyo na maging busy po kayo. Ang importante, nakagawa na po kayo ng mga pampaswerte. At ito po ay magugulat ka na lamang sa laki ng pagbabago ng inyong buhay matapos nyo po itong gawin. Kung kayo po naniniwala sa ganito, lumarga po kayo. Ngunit kung kayo may alinlangan, ay huwag nyo po tatangkain gawin. Dahil magiging wa-effect din po ito sa inyo. Kailangan lamang po mga bossing, ang paggawa ng aking mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga na nakaharap ka sa may silangan. Tapos manalangin kayo na lahat ng nais po ninyo. Pero kung kayo po'y kagaya ng ilang bossing ko na sobrang busy na wala po silang time ng Tuesday or Friday, pwede nyo itong gawin na kahit anong araw basta magpupula kang damit. Tapos manalangin ka ng time team. Ayan po, matutupad din po yan. Basta kailangan magpupula ng damit pataas. Pero yung pababa, kahit hindi na pupula, basta yung pataas lamang. Halimbawa, t-shirt na kulay pula, sandal na kulay pula. Basta, ang importante rin po dito, yung manalangin ka ng time team. Ito po, isa sa mga napaka-epektibo. Kaya kung kayo po mga bossing ko, ay napakaraming problema pinagdadaanan, huwag nyo na po yung pagtiisan. Subukan nyo na po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Kayo po mga bossing ko, itatandisin nyo inyong kalooban. Kapag nais nyo siyang gawin, gawin nyo na po yan. Dahil yan po ay sinyalis na sa inyo na maaaring dito na po kayo suswertihin. Pero kung kayo may alinlangan, ay huwag tatangkain gawin. Yun lang po guys, lang po.